ang dala natin ngayon is itong CF Moto 4P TSR. Nirentahan po natin siya for 2 days for only 2.5 per day. So nagkaroon tayo ng discount na 500 para sa 2 days, 4.5 na lang siya. And then dineliver din sa address natin ng worth 300 pesos pickup and delivery. Ang laking bagay. Mas spill mo yung pag-rent. Ayos yun na meron silang pickup and delivery option. Siguro magbabago yung 300 na yun, depende sa location nyo. And maraming salamat Auto Garage, sila po yung may-ari ng motor na to. Pinaka-highlight ng bike na to is naka Brembo na caliper, diba? Entry level Brembo caliper. Pero Brembo pa rin eh, pogi eh no? So aramdam mo yung performance ng Brembo. Naka-inverted na shock sa harap. At ito yung winglet, yung signature ng 450SR no? Porma-porma. At ang napakagandang design sa side mirror na mayroon ng signal light. At in-upgrade na rin ang windshield. Okay na okay din. Medyo nabali lang yung lever kasi naitumba daw po. Pero okay lang naman. Hindi naman siya nakakapekto sa paggamit. Tapos, ito daw yata pwede mong baliktarin yung shifting para maging GP shift. Ang astig nun kung ganun. Ang lambot ng shifting niya ng gears pati yung clutch. Ayos na ayos. Ito lang yung problema nila. Ba't daw 40 to? Ano meaning nun? Pati itong hawakan dito. Tapos, ang tigas ng angkas eh. Mamaya tanongin natin si Bebe, kamusta sa kanya umangkas dito? Kasi tigas talaga eh. Dito, ang komportable. Pero dito, parang tigas talaga sobra. Okay na okay yung dinagdag nila dito na grip para sa tank. Tapos, sa pipe, hindi naman ito nakaka-delete. Pero maingay na agad ang mga CF Moto eh. Kahit slip-on lang. So, ito, SF Project MotoGP Exhaust Technology. Hindi lang natin alam kung copy or aftermarket na Class A ganun. Tapos naka-tail tie din ah. Pero hindi pa integrated yung signal light. Yung gulong sa likod, may nalilitan. Ako naman sakto lang. Tapos adjustable yung shock na ito. Hindi na natin siyempre gagalawin dahil renta lang ito. Nakaset naman na yan. Okay, itong foot peg, kapit na kapit yung paa natin. And para din sa angkas. Ayun yung animation niya. Ang ganda, di ba? Oh, panis. Tingnan natin yung sarap yung LED. Oh, ha? Grabe, ang ganda. May pa ganun pa animation na usually makikita mo lang yun sa mga high-end na sasakyan at motor. At ito nga po yung signal light niya, no? So, pag sinignal light natin or hazard. Ayun, no? Sabi nga ni Joe Moto, lakas maka 10R or 6R. Ito siya sa likod, pag naka-signal light or hazard. Apaka-pogi. Kala mo Ducati eh, no? May pa-air scope pa sa likod. Para sa mga gustong bumili nito. Downside nyo lang dito, isang tagal mag cold start or heat, no? Pero ganda eh. Other than that, ganda. And ayun, hoping na mapil nyo na parang kayo rin yung nagdadrive na itong CF Moto dito sa ating vlog dahil inayos kong mabuti yung angulo ng vlog natin. Etong camera, pinahiram din tayo ng ating kaibigan na si Boss Dos J. Insta360 Ace Pro. Dapat yun yung ilalagay ko sa helmet, kaya lang hindi compatible yung mic adapter ko, so siya muna yung nandyan sa adapter. Mas maganda sana si DJI kasi mas wide si DJI. Pero okay na rin. Ayun. Tignan natin. May nakarede dito na quad lock, which okay. Pero tayo, hindi na tayo magkakapit. Okay naman na tayo. At ayun, gaway-gaway sa Insta Ace Pro. Hi, diba? Pagkumparehin po natin ang quality nila. So hindi ganun kasing linaw ng boses ko yung boses ko sa mga nakaraang vlog kasi naka-pace, balaklava tayo. Kailangan. Para poging-pogi tayo tignan sa helmet, diba Bebe? So rolling na po tayo dito para sa 450SR. Okay po. Nagpa-load po ako 500 boss, agad okay lang po yun. Oh, hindi pa siguro pumasok sir, pero may load na kayo. Apo. Nag-add lang kayo ng 500. Apo. Sige po, thank you po. Okay, okay po. Andito na po tayo sa NLEX, sa Expressway. At ang saya pong gamitin eh, itong 450SR, grabe. Tayo nakapag-launch katulad ng ginagawa natin sa CB dahil wala po sa timing. Okay na po yung takbo natin na to. Sarap naman, enjoy naman.
Okay, red matching pa nga po. Ganda na talaga eh. Panay red line tuloy. Sa inline 4 di ko ginagawa yun. Ngayon ko lang po kasi natutunan. Pero syempre, sabi ko nga po, huwag bababa rin dahil masakit po yun. Ano. Kakamasahin ko lang po ang aking bebe. Yun lang naman po ang purpose ng ride na to para sa 450 SR is yung masubukan namin yung iba't ibang big bike bago bumili. Kamusta po sa inyo yung sounding na ito? No? Medyo parang parallel twin lang siya pagdating sa camera, pero sa personal po iba naman. Malayo naman talaga siya dun sa talagang normal na twin cylinder. 270 crank. Iba, iba ito. Maganda, maganda tunog po nito. Hindi masakit sa tinga. Malalim. Noong una ko ito nahawakan kanina pagka-deliver, inikot ko sa amin. Sabi ko, ay, grabe, ang gaan. Para sa akin to. Ito yung motor na dapat sa akin. Like, parang oo nga, ano, parang ito ko ah. Parang ito dapat ako ah. Ganun po yung feeling, ano. Accelerate lang tayo ng konti dahil medyo nalalapit na po yung kotse sa likod natin at dumulog na po yung daan. Then, chill na tayo ulit para mag-usap. Yung sa CB, dahil hindi ko pa alam yung pag-ipit-ipit sa legs, kahit na naked po yun, sumakit yung braso ko dun. Eto, sports to, nag-e-expect ako uli na sumakit yung kamay ko at braso ko. Pero walang sumakit. Wala pang sumasakit. Awa ng Diyos. Wala pa naman. Kasi po, ang goal dito is yun, dapat baluktot yung braso mo. Straight, ano lang, relax yan. Ganyan-ganyan lang yan. Oh. Dapat hindi yan nakatense na ganyan. Dito po kay 450SR, parang ang dali-dali niya yun. Oh. Parang ganun po yung feeling niya. Dahil sa lambot ng shifting niya, hindi na ako, minsan hindi ko na kailangan gumamit ng clutch. Nakukuha na po natin rem matching. No? Nakakatuwa lang, para ako naka auto flip and quick shift. Yung pupuntahan nga pala namin na bebe ko ngayon is balak sana namin sa MOA. So skyway na tayo agad. Yung pagpapatakbo ngayon, ayun na yung takbong nagsawa na. Yung takbong na ilabas na lahat ng kati ng pagpapabilis. Chill na po tayo, no? Sana ganun din ulit pag na-rent natin yung CB. Or baka pagka sa CB, ganun tayo ulit dahil sa tunog, di ba? At next na pag-usapan natin is yung vibration. May vibration siya, pero hindi siya yung vibration na nakakapagod at nakakakilite na nakakasakit eh, no? Yung vibrate niya, parang hindi ka affected. Ganun yung feeling. Ganun lang po, chill na takbuhan. Nandito na tayo sa Bukawi. Sa Toll Plaza. Mabilis ang tap lang po, no? Siguro, pwede na ito yung sa load. Baka may load na before. Na sa atin lang nabawas, no? Nag-negative. Ganda po na ito, 450SR. Kanina po, nasa street namin, talagang pinagtitinginan. Kahit saan. Makikita mo sa bibig nila, kahit di mo marinig, sabihin nila, ang pogi. At ayan po ang Philippine Arena. Denial ako na gusto ko yung TFT kasi medyo na-hype eh, no? Pero ganda pa rin talaga. Iba pa rin pala talaga ng TFT. Iba lang kasi gara ng design minsan.
Kaya po, ang Marilao, ang ganda, oh. 6:30 PM na po, nandito tayo sa Marilao. Anong oras kaya tayo makakarating sa Shell? Ay, sa Shell. Sa MOA. First time po. Skyway ang daan. Walang Google Maps, Google Maps. Oh, palumpalo po yung Montero. Sa Pugo. Medyo nabibisit ako sa mga sasakyan sa likod. Ang tagal po nila nakababalik, nakababad yung high beam. Alam mo, laging madaling-madali eh, no? Paunahin ko to. Tignan natin gagawin na ito. Mga gunggong eh. Lapit po na ang kotse na yun sa likod natin, no? Mga problemas ba kayo? Ayan po, ang benefits ng motor, no? Lalo na sa mga small scooters, sa mga public roads. Dito sa NLEX, medyo inay-inay onte kasi, ayun, no? Medyo alanganin po dito, lumusot-lusot. Pero okay din, wala rin naman kasi tumatawid dito, kaya pwede mo talagang tagpasin yung mga yan. Depende na lang kung bumubuka or sumasara. Grabe ang traffic po. Paluwas po ito, ah. Ba't kaya? Anong araw ba? Wednesday, ah. Pagka nakasasakyan po ako, no, dito ako sa pinakakanan, eh. Nag-o-offroad na kami dyan, eh. Lalo na pagka nagmamadalit na lelate ako. Pero ngayon, baka kasi merong counterflow na ibigay dito. Sayang din naman, di ba? Pero, nagkakananan na sila dito, eh. Ba't po kaya traffic paluwas? Ba't ganito ka traffic dito sa NLEX Paluwas? Ito nga po palang ginagawa natin na hindi naman po illegal o bawal, ano? Iaano lang po natin, iingatan lang po natin mabuti at marahan lamang. Dahil mag-overheat po ang ating motor at tayo po ay kawawa pagka natabi tayo sa mga sasakyan pag traffic. Nakita ko na to sa Google Maps kanina yung traffic, eh. May kawayan lang naman daw. After ng ilang minuto ng traffic, eto na po tayo, maluwag-luwag na po uli ang daan. Ito na tayo sa Paso de Blas, Pure Gold. Yung tipo nung character ni 450SR, tama 400cc. Parang sila talaga yung mga pang daily riding, eh, no? Na parang biyahe lang. Hindi siya yung parang 1000cc, nag-iiba yung lagi yung daan pagka mga biyahe. Parang wala lang to, dadahan lang walang to. Eto, parang ano eh, pwede kang kumalma eh. Yung 80 na yan sa 1000cc, hindi yung Ubra, first gear na pa lang yan. Uy, Ducati Street Fighter. Pogi. Di ba yan yung gusto mo, Boss Dos J? Bilis oh. Ang bango-bango talaga ng Ducati. Hindi ko naman po naamoy, no? Pero yung datingan talaga, eh. Iba. Saka ganyan po sa mga lower cc, 400cc and 650cc. Downshift ka muna bago mo makuha yung power na gusto mo. Sa 1000cc, kahit anong gear may bibigay sa'yo. Kahit na 6 year ka na, pigain mo lang, makakarating ka ng 200. Ang gaan ng biyahe, ang lapit na mga puntahan pagka nakamotor po. Lalo na pag gantong big bike. Iba yung feeling. Nabibitin ka sa daan na pagka binabiyahe mo sa 4 wheels. Ang layo, nakakataman. At ayan po, Skyway tayo. Premium traffic, let's go! Dito po yata may nakapag-counterflow na rider, eh, no? Sa kabila. Nabalita. Nagpakamatay. Kawawa po yung kotse, eh. Muntik pang ano, eh, no? Dahil sa batas natin, parang siya pang gagastos at makukulong, eh. Kitang-kita pa naman.
in the first place, mali yung radar po. Buti na lang may CCTV at maganda ang kuha. At tinatras na daw po ng pamilya ang demanda. Dito na po tayo sa Skyway. At ayan po, tinuturo ng bebe ko yung Celandine Condominium. Kamusta po sa inyo yung low light ng Osmo Action 4? Sa ngayon, galing tayo ng NLEX Santa Rita hanggang dito sa Skyway. Hindi pa naman po sumasakit ang aking kamay at likod. May konti-konting parang nagpaparamdam, pero hindi pa naman po lina masakit talaga. Sir Daisy, shoutout! Ito yung bomba na, ewan ko, nandiyan ka o, si Ate Marge, Ate Marge. Shoutout! And then Boss Ellie, ayun pa yung buwan o, ganito. Ewan ko, rinig nyo to ha, bomba tayo. Isa pa. Chat na lang natin sila mamaya. Welcome po dito sa Moana. Dito na po tayo. At ito po ang ating chill vlog. Enjoy pampalibang. Ikot-ikot muna tayo. Ha? Ikot-ikot muna tayo. Sige. Parang negative ako sa IKEA, baka di tayo makalabas agad. Ha? Parang negative ako sa IKEA, di tayo makalabas agad. Baka po something. Baka tayo di makalabas agad. Sa party? Sa IKEA, oo. Ang pala, papayas eh. Sabi lang. Ay, hindi ka talaga si Morton. Andito na po tayo sa seaside. Ikot-ikot lang muna tayo. Pero feeling ko kahit mamaya, pag isa lang tayo ngayon, for safety lang. Comment ko dito pagdating dito is okay na ako dito. Ang ganyan dalin, like yun lang talaga problema yung matagal niya mag cold start, pero taris, ang gani, parang ang dali ng pag sport mo dito eh. Yung gusto mo mag sports na mahirap, pero pinadali ni 450SR, pinaganda, alam mo yun. Ang masasabi nga pala ng baby ko sa upuan, kaya niya naman, pero yung may dala siyang bug, ipang work, hindi. Siguro mga gantong city riding, kayang-kaya naman daw ng ganong upuan. Hindi ko na siya na-interview nung may camera kasi gutoms na rin kami kanina kumain. At pagod na rin, medyo na-stress kami sa traffic. At
ayun, nanenjoy lang din namin yung time namin sa pagmamotovlog or sa pagra-ride dito kay 450SR. At ayan po uli ang Avatar. Sana na-enjoy nyo yung pagra-ride-ride natin. Enjoy lang tayo and see you on the next vlog.